Ikinatuwa naman ng ilang mga motorista ang panibagong rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw. May detalye si Noel Talakay live. Rise and shine, Noel. Rise and shine, Pilipinas, Audrey. Ngayong araw nga, ipapatupad ng mga oil companies ng bansa ang dagdag bawas presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya naman, inalam ko ang saloobin ng mga drivers ng pampublikong sasakyan ukol dito. Si Mang Ulysses, isang chopper, gamit niya ay diesel para sa kanyang pampasayarong jeep. Ang tapyas presyo sa diesel ay maglalaro mula sa 50 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Anya, kahit nagkaroon ng sunod-sunod na linggo na bawas presyo sa diesel, hindi pa rin ito sapat. Kahit pa paano, mababawasan. Kaya lang napakaliit. Kasino lang ba yung piso? Mababawasan isang litro. Wala pang 50 pesos maghapon na matitipid mo. Ulang pang pangkain sa karinderiya yung matitipid mo. Si Mang Hermilo naman, isang tricycle driver. Gasolina naman ang ginagamit niya para sa kanyang minamanehong tricycle. Di tulad ng diesel, ang gasolina, mayroon naman dagdag presyo ngayon mula 70 centavos hanggang piso sa kada litro. Pahirap sa aming mga tricycle kasi konti lang naman yung kita namin. Kaya lalo kaming mahirapan. Dapat maibalik sa presyo. Si Mang Ulysses at Mang Hermilo ay parehong umaasa na magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na araw. Nagkaroon din ngayon ng price adjustment ang kerosene o gas kung saan bumaba ito sa 50 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Gayon din ang liquefied petroleum gas o LPG na may bawas presyo na 2 piso hanggang 3 piso kada kilogram. Audrey, dito sa gasoline station na kinakatayuan ko ngayon dito sa my Philcoa Commonwealth, nagpatupad na sila ng kanilang mga bagong presyo sa kanilang mga produktong petrolyo. At ayan lang po muna ang update kaugnay sa oil price adjustment. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Noel Talakay.